Kinakabahan ako sa so, interview. Hi guys, welcome to Jelly's Vlog. Yes, may kuntag ha or may adlaw rin ha kaninyong tanan. Nandito na naman po si Maganda. For today's vlog, it's about au pair. Au pair na naman po tayo. Walang katapusang au pair. Ang dami po kasing nagre-request about how to apply au pair here in Europe galing Dubai. Dubai naman tayo guys kasi ang daming mga Pilipino na single ladies dun. At tamang-tama po, si Bless galing po siya ng Dubai. Nag-apply siya ng au pair papunta dito sa Denmark, which is through agent. I-share ni Bless kung paano siya nag-apply. Anong trabaho mo sa Dubai pala bago ka nag-apply ng au pair? Sa bahay. Domestic helper ka din doon. Mm-hmm. Ah, okay. Okay. First thing is, anong ginawa mo? Dying. First thing, di ko alam kung ano yung au pair. My friend kasi ako sa Facebook, na friend din ang ate ko. So, nag-chat ako sa kanya kung ano yung au pair, paano yung au pair, gusto mo mag-apply. So, sinabihan naman niya ako na nag-ano siya, agent. So, yun, tinanong ko siya kung anong agent yun. Binigay niya sa akin yung Facebook. Kaya, yun. Naging interested ako, so nag-apply ako. May, meron siyang binigay na form niya na sa agency niya yun form. Tapos, nag-fill up ako and nagbayad ako for the processing fee. May processing fee? Oh, pero kunti lang, mga 4,000 pesos. Agency? Hindi siya agency. Agent lang siya eh. Ah, agent? Sino yung agent na yan? Hindi ko na ikano kasi hindi ko ilin. Ah, hindi pa lang pwede. Secret na yun. Yung agent mo ba nandito sa Europe? Yun, nasa Europe. Siya yung nakahanap sa akin ng host family. Wow. So, siya yung nakikipag-usap sa mga host, host family. Tapos, ano na lang niya sa akin. Wow, para-paraan din. Siya yung naghanap ng host family mo. Nagpasa ka ba ng resume? Yun na yung form na binigay ko sa kanya. Nandun na lahat ng information ko. Yung host family ko sa Denmark, yun yung na first na nahanap niya sa akin. So, nag-ano kami ng... sa mukha eh. Nag-communicate. Anong mga pagpag... Nag-ano na kami, nag-chat-chat. Gusto niyang makipag-Skype. In-interview ka muna. In-interview. Tapos gusto okay. Niyang makakausap yung amo ko sa Dubai. Buti na lang yung amo ko, mabait. As in, yung amo mo sa Dubai? Mm. Madalang lang kasi yung iba, iniisip na alis to. Pupunta to yung ibang bansa. Iiwan kami. Mga ganun. Yung amo kong babae, yun yung masyadong hindi masyadong okay sa pag-alis ko sa kanila. Pero yung kasi lalaki, nagustuhan ka. Yung amo kong lalaki, yun yung mabait. Yung amo ko, contract ko sa kanila ng 2 years. Mm. Expired na. Gusto nila akong i-renew. Tapos sinabi ko sa kanila na okay, magre-renew ako pero isang taon lang kasi gusto kong mag-apply sa Europe. Pabayagan nyo ba akong dito na lang ako mag-exit? So, nag-oo naman yung amo ko. So, nag 3 years ka sa kanila? 3 years na ako sa kanila. Wow. Yun yung mahirap pag ikaw gusto mo mag-apply ng au pair galing Dubai tapos nagtatrabaho ka sa kasambahay doon. Except sa mga nagtrabaho talaga sa restaurant, sa mga hotel, madaming mga Pilipino sa Dubai na nagtatrabaho at gustong mag-Europe. Magkano bang sweldo ng Dubai? Sa bahay, yung sahod ko doon, 1,500 dirhams sa peso. 20 ata. Ha? 20? My God, dayan ang ano. Sa mga office, ganun pa din, same pa din. What the F? As in, same pa din. Ang konti lang pala. Maliit lang talaga. Pag humanatog, interview na ka. Nag-interview na kami. Ano yung mga question? Give some example. Yung question. Yung question nila sa akin, anong expectation mo sa pagiging au pair? Bakit gusto mong maging au pair? Bakit gusto mong magpunta dito sa Europe? Ganun lang. Tapos pinakilala nila sa akin yung mga anak nila. Nagustuhan nila ako kasi nakipag-usap sila sa amo ko. Tapos yung amo ko naman, mabait si Blessy. Ganun. Dapat unwrap na kong. Tapos yun, nakinuhan na nila ako. Si host family, process ng kontrata. Paano in-apply nyo yung kontrata pala? Yung kontrata, sa kanila galing, may pinirmahan sila doon, tapos in-scan nila sa email ko, tapos print out ko siya, tapos doon ako nag-perma. Sa contract, isa sa inyo, either ikaw si host or si au pair, my original signature talaga sa kontrata. Ito na yung step by step niya. Pag-process ng visa niya. Au pair visa, okay. Schedule ka na appointment papunta sa BFS
Global sa ano Dubai. Yung BFS? Parang ganun din sa Pinas, BFS din. BFS Global. Global is embassy ng Denmark sa Dubai. So, nagpa-appointment siya doon. For what? Para ipasa yung application ko. Saan ka nag-apply pala ng application? Online din. Is that Global, mayroon kang pipilapan doon, address ng host family, yung mga pangalan nila, yung trabaho nila, ganun. Ano yung mga requirements? Requirements is cover photo, ay cover photo, patay! cover letter! Yung passport mo, lahat. Pag nag-apply ka kasi ng upper visa sa Denmark, kailangan gusto nila lahat pages ng passport mo, ipapascan mo. Photocopy. Lahat ng pages ng passport mo, kahit nawala yung stamp, lahat talaga, kahit naka-blank yun, kailangan mo yung ipa-photocopy. All pages. So, passport, all pages, photocopy yun, kontrata ng host tsaka au pair, letter, appointment letter sa BFS, passport copy ng host family, at saka passport tsaka niya. Copy ko din. Tapos yung pink card ko, doon sa Dubai. Yung may visa pa ako. Kasi kailangan, mahaba pa yung visa mo bago ka mag-apply. Hindi pwedeng. How long na kailangan yung mahaba? At least 6 months pa yung visa. Okay. So guys, kung nandyan kayo sa Dubai, kung gusto nyo mag-apply, dapat may 6 months kayong natira bago kayo mag-apply. So, napunta ka na sa embassy ng Denmark sa Dubai. Tapos, anong ginawa mo dun? In-interview ako, anong trabaho ang ano ko sabi ko, au pair. So, yun lang naman yung ano nila sa BFS, yung tanong nila sa akin. Yun lang? Yun lang, yun lang, au pair. Tapos, nagbayad na ako ng ano visa processing. Ikaw yung nagbayad? Ako nagbayad. Hindi yung si host? Hindi. Magkano yung nabayaran mo? 1,100 dirhams. Pero yung amount na yun, binayaran ng host family ko. Ah, ni-refund. Paulit-ulit namin itong sinabi, either si au pair or si host yung magbabayad ng processing fee for visa. Nag-biometric ka ba dun? Yes, nag-biometric. So, pagkatapos interview, nag-biometric siya. Pagkatapos na ng biometric, pinapunta na ako sa consulate ng Denmark sa Dubai. Kasi iba yun. So, yung embassy na yun, yung consulate of Denmark. Kayong isa, BFS lang yun, pero ano pa rin yun, Denmark pa rin, pero iba yung building ba, iba yung place na ano. Anong ginawa mo dun sa consulate? Passport ko na original, iniwan ko doon. Tapos, in-interview ako. Yung interview, simple lang naman. Kasi yung itinatanong nila, ano yung au pair, ano pagkakaintindi mo sa au pair. Ang au pair is, ano lang na, ano yun? Cultural exchange. Tapos, tinanong yung education ko. Tinanong ako kung anong ginawa mo nitong mga panahon na to bago ka nag-abroad. Guys, kung gusto mo mag-apply, dapat mag-ready ka sa mga tanong na ganyan. Tapos, yung about sa anak nila, ilang taon, anong pangalan, anong yung apelyido nila, tapos yung apelyido pa ng amo, ng host ko sa Denmark, ang hirap-hirap pang i-pronounce. Maria Balbautog. Ang interview ng consulate sa'yo ng Denmark sa Dubai is sa background mo, tapos background ng host family. So, be ready guys kung gano'n. After nun, sinabihan ako na okay, maghintay ka lang ng 3 months for the processing, tapos email na lang. 3 months? At least 3 months, pero hindi naman 3 months yun na akin, isang buwan lang. Wow, sige, mabilis lang. Maximum waiting time is 3 months kung ma-approve yung visa. Pero yung sa'yo, 1 month lang. Through email ba malalaman kung approve yung visa mo? Through email. So, nag-email yung embassy ng consulate sa kanya na approve na yung visa niya. Bumalik siya doon, tapos nag-stamp. In-stamp yung visa mo para maka-enter ka ng Denmark. After ko nakuha yung visa ko, nanon ako ng ticket. Si host ang nagbayad pa din. Lahat-lahat, wala talaga akong nabayaran. Siya lahat-lahat nagbayad. Wow, mabait yung host mo talaga. Oh. So, paano ka nagpaalam dun sa... Sinabi ko na ano, na-approve na yung visa ko, alis na ako nito. Yan, tuwa naman sila. Tuwa sila? Paano ka nagka-visa card pala? Yung pink card. Okay, after pantay pala yun. Buwang ka, alangan. Okay, pagkadating ko sa Denmark, pagka kinabukasan nun, sinamahan ako sa mom ko, papunta sa kumuha nila, kumuha kami ng yellow card. Yun yung health card. Na-receive ko na siya after 2 weeks. After 2 weeks, in-schedule ako ng host
host mom ko. Apply ka na ng pink card. Yun na yung offer card mo. Nag-appointment pa kami, saka ako nagpunta doon. Tinulungan siya ng host family niya, mag-appointment. Lahat. Siyempre, nasamahan ka talaga kasi hindi mo alam doon sa Denmark. Lahat lang pare-pare ng documents, dadalhin mo. Just in case. Ganun po yung paano mag-apply galing Dubai papuntang Europe kung mag-apply ka ng au pair. Mas mabilis talaga pag galing ka ng other country tas mag-apply ka ng au pair. Sa Pinas ka, maraming chichibuche ka. Mag-dribon, mag-CFO. Ganon. So, sa pag-other country like Dubai, mabilis lang. Grabe guys, ang daming nagtatanong sa akin. Ulit-ulit namin yung sinabi. Dapat single ka po. Hanggang 29 years old lang pwede maka-apply ng au pair. Hindi pwede yung married. Entiende! Ay, pa-shoutout sa ano kay Ate Helen Grace at saka yung nagtulong sa akin. Punta nang dito sa Europe. Super thankful ako sa inyo. Thank you so much. So may mga mababay talaga na Pilipino. Kung meron po kayong tanong, chat nyo lang. No, because I'm so busy guys. Pagaling kayo ng Dubai, siya po yung talaga yung tatanungin nyo. Member po siya sa Filipino Bound to Europe na Facebook group. Magpa-member kayo. Siyempre guys, kailangan nyo talagang basahin yung kasi yung admin namin na si Kim Hazel. Ayaw niya ng paulit-ulit na about sa UK. Kasi walang offer doon. So gusto niya, sagutin nyo yung question niya doon bago kayo ma-approve. I-mention nyo si Bless Fabre para masagot niya about sa Dubai. Ayan guys, thank you sa pag-share mo, sa experience mo, paano ka nag-apply. At thank you sa 1,020 subscriber ko! Thank you guys. Dami na nagtatanong sa akin, may sweldo na ba daw ako? Wala pa! Sweldo ako, din ako magtrabaho dre. Uli kong Pinas. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe, like, share, and comment! Bye!